your host, Mr. Jojo. Hey! Thank you. Isang Visayas in Mindanao and those watching all over the world. Magandang gabi po sa inyo lahat. Lloyd Meyer, all the way band. Yeah. Thank you. And our studio audience, magandang gabi sa inyo lahat. Thank you. Yeah. Thank you. Friends, let's talk about Manny Pacquiao ulit. Alam mo, medyo mainit-init pa rin eh. Mainit-init pa rin eh. So, hanggang ngayon, iniisip pa nila, ano kaya ang gagawin? Nihintay pa lang bumalik na si Senator Manny eh. Ang dami naghihintay kay Senator Manny Pacquiao. Yung iba, pumipila na sa daan para bumate. Di ba? Oo. Yung iba naman, pumipila na sa bahay niya para makihati. Balato naman, di ba? Mga ganun, di ba? To balats. Hindi. I think this is the first time yata hindi sinabi kung ano magkanong involved, no? Oh, wala pa, no? Oh, so ano, ang maganda niyan, knockout yung kalaban, di ba? Mayroong mas maganda, knockout ang krimen. Oh, kasi right, itong ano na to, itong yung araw na yon nung naglaban nung Sunday, bumaba na naman ang crime rate. Halos wala yata, wala na naman. Oh. Pero ito in fact, meron akong ano ha, mga na intelligence report, ha? Mismo yung mga gagawa ng kalokohan na ano, nagpupulong-pulong sila pala ganun. Pag ito, gawin natin to sa ano, July 15, ito gagawin natin ganito, nanakawan natin to, tapos dadalihin natin to. Pare, bakit? Pwede bang July 16 na lang? Bakit? Laban ni Manny yan eh. Laban ba ni Manny? Sige, July 16 na natin sila dakawan. Parang gano'n, di ba? Maganda yung mga nangyayaring gano'n, di ba? At isang nakawan, hindi sa laban ni Manny Pacquiao. Yes! Ha? Right. Pinag-uusapan pa rin ngayon yung kay Mami Junisha. Oh, si Mami Junisha na gano'n eh. Ganun si ano. Kaya pala lumuhod si Matisse, hindi pala sa suntok. Oo. Oh. Kaya pala lumuhod si Matisse, saka kaganun ni Mami Junisha, si Matisse nakakita na kung ano ng mga ribulto. Kaya buong sunod siya. Nagkaryata. Kung ano na lumalabas. Sa baka kaganun ni Mami Junisha, nakakita na santo. Oo, galing talaga ni Mami Junisha. Akalain mo. Yun, nakita natin, si Matisse, may sinasanto. Di ba? Yung mga ribunto, nagulan na sa ano ni Mami Junisha. Si Matisse may sinasanto. Oo. Kaya lang, yung mga suntok ng pambansang kamao, hindi siya sinasanto. What? Ladies and gentlemen, Lloyd Meyer and the All The Way Band! Good evening sa iyo. Oo, hindi. Kasi hanggang ngayon eh, hindi ko pa nauubos yung pinanalo ko sa pusta eh. Again, do not try this at home. Do not try this with your friends. Try this with random strangers, ha? Kaya kailangan money down agad kung magkano involved. Malaki-laki na money. Maraming salamat, ha? Oo, kaya maganda mong pustahan natin. Anyway, friends, it's now time for top 5 things, or well, it's now time for top 5. Top, top, bad, 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 bad. Yeah.
question. Ang ating pong top five tonight, Direk, is that are the top five things na isinisigaw at narinig sa laban ni Manny Pacquiao at ni Matisse. These are the top five things overheard at sinisigaw during the fight of Manny Pacquiao and Matisse. Okay, number five. Senator Manny, pagkatapos nito, rematch naman tayo sa Australia. FIBA naman. FIBA naman, di ba? Para makatingim naman sila ng ano. Seven minutes. Number four. Matisse, okay lang bumagsak. Round 357. Para ka na rin nung baril. Magnum 357. Parang baril, oh. Tatlong beses. Number three. Duterte. Oh. Dayan Castillejo. Yan ang pangalan ng presidente namin. Di baka naman, she was just making a, parang weight or emphasis nung, and there's your president. Yes. Diba? Parang, she doesn't mean anything by it, no? But ako anyway. Niniwala ako. Rin. Okay. Number two. Alright. Congrats, Matisse, congrats. Umabot ka pa ng 7th round. Paano natin tapos? Tapos na eh, no? Dumami tuloy ang commercial, no? Oo. Oh. Eto na. Top 5 things overheard during sa laban ni Pacman at Matisse is... Congrats, Jojo A! Nanalo ka sa pusta! We'll be right back on the Medyo Late Night Show. Round 2 of our federalism with Orion Perez, Dungdung. Stay with us, friends.